Pakinggan mula sa Sanlakas, ating inaanyayahan dito sa harap si Atty. Aaron Pedrosa, ang Secretary General ng Sanlakas. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Mga kasama, backdrop po natin yung nasunog na post office. Imagine niyo po, ganyan din ang mukha ng Gaza sa ngayon. Pero hindi lang isang building, kundi libo-libong kabahayan at mga gusali ang binasak, pinulpos ng US at Israel. Kahit sa kabila ng pinalabas na desisyon ng International Court of Justice nitong January 26, nagpalabas, tapos man, walang ceasefire, pero sinabi ng ICJ, dapat tigilan ang lahat ng acts of genocide. Nagpapatuloy ang paglipol na ginagawa ng magkahalong pwersa ng Estados Unidos at ng Israel. 1948 po pinirmahan kasama ang Pilipinas, ang Estados Unidos, Israel, ang Genocide Convention para hindi na maulit ang nangyari sa paglipol sa mahigit 6 na milyong mga Hudyo sa panahon ng Nazi Germany sa pangunguna ni Hitler. Pero nakakagalit na ang naging biktima ng genocide nung bago magdikmaan Second World War na tinatawag, ang gobyerno nila ngayon ang siyang nangunguna sa pagwala sa mapa ng mga Palestinians sa Gaza at unti-unti rin nangyayari sa West Bank. Ayon sa Genocide Convention, ang lahat na nakapirma dito ay may tatlong obligasyon. Una, ang pag-prevent ng acts of genocide. Pangalawa, to punish acts of genocide. Pangatlo, huwag gawin ang mga inaitalang mga krimen sa Article 3 ng Genocide Convention. Kasama na ang genocide, complicity in genocide, attempt to commit genocide, at iba pa. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Kung kaya, bagamat nagpapatuloy ang pagsuway ng Israel, suportado ng Estados Unidos, may tuturing nating pariya, isolated na ang Israel sa tindig ng iba't ibang bansa sa buong daigdig. Nakalipas lamang, siguro 5 oras, ng anunsyo ang US President Joe Biden, si Genocide Joe na tinatawag, na ang Israel dapat magpatupad ng humanitarian ceasefire. Nauna na dito ang mga gobyerno ng Canada, New Zealand at Australia. Paano magsisisfire ang Israel? Gayon, humabaha pa rin ang armas at pondo, pondong binanggit na kanina ni Attorney Virgie, papunta sa Israel. 10 bilyong dolyar po, 14 bilyong dolyar para sa Israel. Kung kaya tayo dito at sa buong iba't ibang panig sa buong mundo, nakikiisa sa mga Palestino. Para matigil ang genocide, kailangan matapos na rin ang illegal na occupation ng US-Israel sa Palestine. Para matigil ang genocide, kailangan panagutin ang Israel. Para matigil ang genocide, ang lahat ng lumagda sa 1948 Convention ay dapat tumindig, panagutin ang Israel at lahat sa mga na mga complicit sa mga krimeng ginagawa, acts of genocide under the 1948 Convention. Bilang pagwawakas, atin pong sinisigaw kanina, from the river to the sea, Palestine will be free. Mula sa Jordan River hanggang sa Mediterranean Sea, nararapat lamang pong lumaya ang mga Palestino sa okupasyon ng Estados Unidos. Para mangyari yan, may chant din tayo kanina, from Palestine to the Philippines, stop
the US war machine. Ibig sabihin, ang lahat ng utak pulbura, ang imperialistang mga gobyerno ng tutulak ng agenda ng gera ay dapat harangan, piguin at pigilin. Kung kaya, free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Free Palestine! Free From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea! Palestine will be free! From Palestine to the Philippines! Palestine.